Magsitayo po ang lahat. Ako'y
kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan para ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong Ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa bukong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya na sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy.
walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ng Diyos nina Sadrak, Mesak at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nananalig sa kanya. "Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag. Sa tiyagay aning ganap, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahat kami ni Abraham, tugon nila. At kailanmay di kami naaalipin ninuman.
paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani ni Jesus, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aking ama, sinabi ni Jesus. Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag po nating narinig sa ating unang pagbasa ang katapatan at matibay na pananampalataya ni Sadrak, Mesak at Abednego na kapwa mga kaibigan ni Propeta Daniel. Noong pong kapanahunan nila, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pagkakaalipin sa Babylonia. Pinipilit po silang sumamba sa malaking ribultong gawa ni Haring Nabucodonosor. At doon, sila ay magpapatihulog. Subalit, nanindigan naman silang ang tanging sasambahin nila ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Dahil dito, nagalit ang hari at hinatulang sunugin ang kanilang mga katawan sa loob ng pugon na papainitan ng 7 beses. At nang sila'y maitapo na sa nagliliyab na apoy, napansin po ng hari na may isang lalaking katabi sina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya itinanong niya sa kanyang mga lingkod at sa gayon ay inutos na patayin ang apoy ng pugon. At dito'y nagpuri ang Haring Nabucodonosor dahil namalayan niya na Diyos ang kasama ng tatlong ito. Siya ang Diyos ng Israel at siya ang ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagaway sa atin, patuloy na pumapatnubay,
patuloy na kumakalinga mula noon hanggang sa ngayon at magpakailanman. At nakita ng hari kung paano inakay ang tatlong ito tungo sa daan ng kaligtasan. Ang ebanghelyo naman natin ngayon ay tungkol sa patotoo ni Jesus tungkol sa kaniyang sarili bilang sugo ng Diyos Ama. Bilang sugo, siya rin ang anak ng Diyos. At anumang paliwanag niya sa mga Hudyo, tila ba sarado na ang kanilang puso at pag-iisip. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, hindi nila matanggap. Patuloy nilang sinasabi na sila ay mula sa lipi ni Abraham. Subalit kung sila nga ay totoong mula sa ninuno ni Abraham, bakit nila gustong ipapatay si Jesus? Maliwanag na taliwas ang kanilang paniniwala sa takbo ng kanilang kaisipan. Dahil kung ipinagmamalaki nila na sila ay mula sa ninuno ni Abraham, hindi dapat sila maghahangad ng anumang kasamaan sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesus. Ito marahil ang nais ipaliwanag ni Jesus na ang kanilang pananampalataya dapat pinatutunayan sa kanilang mga gawa. Kaya nga kung ihahambing natin ang kwento sa unang pagbasa at sa atin pong ebanghelyo, ay makakakita tayo ng napakalaking pagkakaiba. Sa unang pagbasa, hindi takot mamatay sina Sadrak, Mesak at Abednego alang-alang sa kanilang pananampalataya. Higit nilang ipinamalas ito sa kanilang mga gawa kahit sa gitna ng matinding apoy. Hindi lamang salita ang namatawi sa kanila, kung hindi ang kanilang gawa. Ang mga Hudyo naman sa kabilang dako, ipinagmamalaking may malaking pananampalataya, subalit laging kapos sa paggawa. Kadalasan, sila ipaitong nagpapamalas ng hindi magagandang bagay. Sila ang nag-iisip ng masama laban sa kapwa at sila ang nagbabalak gumawa ng masama laban sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong lagi nating ipakita, ipamalas at isagawa ang ating pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya na galing sa salita, kundi pananampalataya na laging gumagawa. Ang taong may pananampalataya, pumapanig sa totoo at tama, at kailanman hindi naghahangad ng masama laban sa kaniyang kapwa. Uulitin ko po, napakahalaga nito. Ang taong may pananampalataya, laging pumapanig sa totoo at tama, at kailanman hindi siya maghahangad ng anumang masama laban sa kaniyang kapwa. Ang atin pong pananampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ay siya nawang magtulak sa atin upang mas mahalin natin ang katotohanan at magkaroon tayo ng paniniwala hindi lamang sa salita, kundi maging sa ating mga gawa. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap ng katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layunin aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawi ang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ako na aakit
na kita'y mahalin at hindi sa apoy kahit anong lagim ako mapipilit ninig kang sambahin na aakit ako ng ika'y mamalas nakapako sa krus hinamak kamak na aakit ng iyong katawang may sugat at nang tinanggap mong kamatayan libat na aakit ako ng iyong pag-ibig kaya't mahal kita kahit walang langit kahit walang apoy sa iyo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin, kami iyong binibigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati